At sa isa na po, meron tayong konting technical adjustments, pero kasama po natin ngayon sa ating Sports Corner PH interviews ang champion na ginanap ng Bio International Historical Archery Competition dyan sa Sarawak, Malaysia, all the way from Tawang, si M-A-T-E-G Lani. So, ano na lang yung tatawagin natin, sir? Anong palayaw mo? Matt na lang po, sir. Matt, okay. Yes. Okay. Sir Matt, magandang umaga. At sa mga kapatid natin na mga Muslim, sasabihin natin na Assalamualaikum po, sir. Alaykum assalam. Assalamu alaykum wa rahmatullah sa lahat ng mga kapatid kong Muslim. Good morning po sa mga kabayan kong Pilipino. Saan man sulok ng mundo. Maraming salamat po na imbitahan niyo po ako dito sa programa ninyong Sports Corner PH po. Yes po. First of all, salamat po sa pagtanggap niyo po ng imbitasyon na makasama natin sa unang pagkakataon niya si M, si Sir Matt. Ilang araw matapos na mapanalunan itong Barrio International Historical Archery Competition. So, 3 golds at ikaw pa yung nakakuha ng overall championship dyan sa competition. First of all, kumusta na po kayo right after itong sinalihan ninyong competition? Alhamdulillah, mabuti naman po sir. Una, maraming salamat kasi una-una maraming salamat kay Allah saka sa lahat ng sumuporta. Kung di dahil sa kanila, hindi natin makamit yung tatlong champion saka yung overall. So after ng tawag dyan, ng tournament, okay naman po sir. Nakapagpahinga na rin po ng mahigit saka matagal-tagal na rin po ako dito sa amin. Ilang linggo ka doon na malagi dyan sa Malaysia? Ilang buwan ka? Simula nung pag-alis ko dito sa Zamboanga sir, actually naka-early talaga ako kasi sumakay ako ng fast craft doon sa amin sa Tawi-Tawi. Nung July 9, umalis na ako dito sa Zamboanga. Mula Zamboanga, Holo, then Holo to Tawi-Tawi, then Tawi-Tawi to Tawau, Malaysia. So doon po nagsimula yung travel ko papuntang Sarawak. Sampurna, Malaysia to Kota Kinabalu, then Kota Kinabalu to Sarawak. So more or less mga doon sa Sarawak, 8 days po ako. Kasali na yung pag-travel ko mga 25 days ako lahat ng travel ko. So alos kasama na yung 8 days sa Sarawak. So alos isang buwan na yon at sumakay ka pa ng bus, sumakay ka ng Yeah. Bangka, pupunta doon sa mismong venue. At alam ko, naintindihan nyo ang hirap at struggle talaga ng biyahe papunta doon sa mismong venue. But bago tayo mag-umpisa, bago natin talakayin yung mismong competition na yon, gusto natin talakayin ang mismong buhay mo bilang historical archer. So paano ba nag-umpisa bilang isang historical archer? At sabihin natin, kung anong malaking diferensya ng yung ordinary archery sa historical archery, kasi ang ginagamit natin yung sword natin at yung mga equipment gawa sa kaoy, yung mga ginagamit natin sa sinaunang panahon. At bago tayo nag-umpisa, ang dami pa lang mga historical archers na sumasali doon sa National Games, na Panahan Games, all the way from Zamboanga, sa Sulu, sa Tawi-Tawi, na pwede naman pala mag-represent ng Pilipinas doon sa ganitong competition like yun sa Barrio. Yes po. So, nagsimula po talaga yung archery. Actually, bago pa lang yung archery dito sa atin, lalo na yung traditional archery. Saka, nakapasok kami dito sa traditional archery, sir. Nung nasa Indonesia pa po ako nag-aaral ng Islamic School.
doon po sa Al-Fatah Tamboro. Doon po ako natutong mag archery kasi doon sa amin sa paaralan namin lalo na sa relihiyon namin mga Muslim, ang paniniwala po talaga namin ang archery is ang tawag sa amin is sunnah. Sunnah po. Kung gagawin mo tong archery is magkakaroon ka ng malaking biyaya galing kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya po doon po ako na pinush ko yung sarili ko para sumali dito. Tsaka nangarap din po ako na kumbaga isa sa uwi ko to sa Pinas. Pero before ako umuwi ng Pinas, yun po, may mga kapatid tayo na taga Cebu tsaka taga Maynila na naipag-communicate sa amin na archery din po sila, traditional. So may mga plano sila na kung uwi ako dito ng Pinas, may pag-join sila, makapag-meet kami para ma-promote tsaka ma-promote itong traditional archery para magkagawa din kami ng tawag dyan, tournament para naman yung mga ibang tao may pag-join sa amin tsaka yun po, madedevelop yung archery tsaka dadami at dadami pa para naman kung may mga competition sa labas, international, so pwede tayong magpadala ng mga archers natin. Sir, Sir Matt, ano ba yung major difference ng para dito sa mga bago na nakikinig sa atin, yung ordinary na archery at yung historical archery na inyong nilalaro mo na yon, para dito sa mga bago na or interested na dito sa sport na ito? Una po, para sa akin, sir, ang traditional at saka yung modern na archery, para sa akin, magkaiba po talaga. Lalo na sa aiming. Kasi yung traditional archery po, sir, is manual po ito yung sa amin. Wala, hindi po kami gumagamit ng mga sight, ng mga ano ba yung mga tawag doon sa ano sa modern. Hindi ko rin po talaga masyado alam eh. Pero medyo challenging po yung traditional kumpara sa compound bow at saka bare bow. Kasi yung compound bow at bare bow, so mga isang araw, so mga dalawang araw lang tuturuan ka, madali ka nang matuto kasi may mga ginagamit sila para madaling tamaan yung target natin. Kumpara dito sa traditional archery, so kailangan mo talagang magtiyaga. Kailangan mo talagang magsipag para matuto paano tamaan yung aiming na yung target natin. Okay, and naintindihan natin yan. And nabanggit natin before the interview, mahigit 100 na ngayon na mga katutubo na mga Muslim galing doon sa Zamboanga, sa Sulu, sa Tawi-Tawi ang nag-take interest o di kayo naglaro nga dito sa sport. At meron din kayong parang national games na ginanap last 2 months ago, yung Panaan Games dyan sa may Bayawan na city. So sumali ka doon at at least nalalo ka ng medal dyan. Yes po. Yes po, sir. Noong last June po yun, ginanap yung tournament sa Bayawan, Negros Oriental po. Organized by HAP, Historical Archery of Philippines. Yung president po nila si Mr. Henry Lazada, kung di po ako nagkakamali ng kanyang full name. Doon po sa Bayawan, Tayawan. So sumali po kami galing Tawi-Tawi, pito po kami galing Tawi-Tawi. Tapos yung mayroon din po mga taga Luzon, lalo na yung mga Visayas, tsaka may mga Malaysian din po, Singapore na sumali sa
sa event na po yan, na tournament na po doon sa Bayawan. So nanalo rin po ako ng ano doon, ako rin po yung overall champion doon sa Bayawan. I go din yung overall champion doon. At ito rin ba yung qualifier para sa Baryo or national competition na yun? Kasi merong din mga inimbita na mga international historical archers doon, sir. Yes po, sir. Actually, yung Baryo, may sponsor si yung nag-sponsor yung Baryo Historical Archery sa Malaysia. Kung sino daw yung mananalo sa overall, so i-sponsor nila yung registration fee lang po, yung 2,000 ringgit. So nung nanalo po kami, in-announce lang nila na nanalo ako ng 24,000 pesos, pero pinadala nila rin agad sa Malaysia para registration fee. Okay, so sagot nila yung registration fee. Pero dun sa mga iba pang expenses like yung sa biyahe o di kaya sa mga paggastos sa mga iba't ibang mga expenses yung fee, ikaw yung sumagot o yung mga kaibigan mo na tumulong dito? Tungkol naman po dyan, simula nung in-announce nila sa akin na may 24,000 ibibigay pero ipapadala sa Malaysia, ang una, sabi ko sa kanila, kay Sir Henry, sir, sana binigyan na lang sa akin yung 24,000 para pambili ko ng ticket, pupunta doon. Tapos yung registration fee, hanap na lang ako ng 20,000, gano'n. Sabi nila, nakaano na daw, nandun na daw yung pera, so ikaw na lang daw maghanap ng gastos mo para pumunta ng Malaysia. So yun po, yung gastos, actually, yung taga-Malaysia po, yung HDH Malaysian Archery, nagpadala po talaga sila ng tawag dyan, letter to our governor po, governor ng Tawi-Tawi, si Haji Mang Sali po, tsaka sa mayor namin na si Haji Jimuel Esque. So pinadalan po nila ng letter direct sa akin po, tapos binigay ko na lang po dun sa mga kaibigan ko, yung may connected sa governor at saka mayor, yung isa po board member po yung binigyan ko ng ano sulat, naghingi na lang po ako ng pabor na para iabot sa governor na namin. Naiabot naman po yung sulat, alhamdulillah, pero parang naano ako kasi hanggang ngayon di pa rin dumarating, wala pa rin response sa akin. So hindi na ako nag-ano doon, hindi na ako, inalis ko na lang sa isipan ko para focus na lang po ako sa tournament. So, doon naman sa mayor namin, sir, alhamdulillah, nagbigay naman po siya ng 5,000 sa akin pang ano daw, pang paon ko sa... So, maliban doon, lahat ng gastos is galing po talaga sa akin. Sa mother ko, tsaka yung father ko, sila po talaga yung nag-support sa akin. What? Saka yung mga tickets na galing Tawi-Tawi to Malaysia, ayun, nag-facilitate sa amin, kaibigan ng airpad ko na si Attorney Sajili, saka yung mga iba pang kasamahan niya. Yun lang po, yung naggastos po talaga sa akin is father at mother ko. Well, at least very supportive nga yung LGU pagdating nga sa pagbibigay ng cash allowance para dito sa inyong biyahe. Pero pagdating nga doon sa mismong provincial government, eh medyo nahihirapan. At alam ko, ang priority nila, at least yung mga sumali na doon sa barmaa o di kaya sa palarong pambansa, kaya natagalan lang talaga yung naging proseso nga ng inyong letter na natanggap ninyo with regards niya sa cash allowance. Pero pagdating niya sa preparasyon, after nitong Bayawan Games, ano yung naging mindset ninyo sa inyong training na, sige, itatarget ko yung mismong pana, isushoot ko yung bullseye at least makakuha ka ng ginto. Ano ba yung
naging pag-aanda nga at ano ba yung naging mindset ninyo dito sa inyong Malaysia competition? Tungkol naman po dyan sa preparation, actually, sir, nung nasa Bayawan kami, parang nahirapan din po kami sa target nila eh. Kasi iba talaga yung setup ng kanilang sistema doon. Nahirapan po talaga kami. Kasi dito sa amin sa Tawi-Tawi, one target lang po talaga kami. Eh, di doon sa Bayawan, medyo nahirapan po kami. Nung nalaman kong yung Bayawan sa Kabaryo is medyo parehas din po daw yung sistema. Yun, nag-practice na lang po ako ng long distance. Nag-focus po ako dun sa long distance mula sa 40 meters hanggang 145 meters. Kasi ang nasa isip ko is yung historical archery HD3D po is ang pinakamalayo na is 30 meters lang. So parang madali lang po talaga sa akin yung ganun kalapit na target. Saka yung mga target butt nila is malaki. Kaya napadali sa akin yung historical archery. Ang mahirap lang po talaga sa akin is long distance po. Kaya nung dumating kami doon sa baryo, pagka start na ng long distance category, nabigla na naman ako kasi yung target ko dito, yung range shooting natin dito is yung lupa niya diretso lang. Hindi siya mula sa baba, hindi siya paakyat o di kaya pababa. Nung nasa baryo kami, yung target namin is sa taas ka titira, yung target mo dun sa baba. Napakalaking challenging po sa amin lahat kasi first time po namin sumama sa tagal na namin dito sa traditional archery, first time pa lang namin na nakasabak ng ganong klaseng setup ng archery nila. Sa taas ka titira, yung target mo sa baba. Pero laking pasalamat din po, tayo rin po yung naging number one sa ano ba yun, sa long distance category doon po sa baryo. Okay, so ikaw ata yung nag-iisang lang nga galing sa Pilipinas diyan sa competition na yun. Tama po ba? Yes po, sir. Kami lang po mag-isa ang pumunta dun sa... And of course, meron kayo mga nakalaban mula sa host country na Malaysia. Meron din galing sa Great Britain, sa India, at sa... So, mas marami ata mga sumali galing sa Malaysia. So, siguro inoobserbahan din yung mga galaw nila. At of course, parang pinoproject ninyo kung ano ang inyong gagawin nga para dito sa mismo competition na yun. Yes po, sir. Marami pong iba't ibang country na nag-join doon. Gaya ng sinabi, galing Britain, England, India, Hungary, Bulgaria, China, Hong Kong, Malaysia, Philippines. Ako lang po talaga yung mag-isa. Yung every country, by team po talaga sila pumupunta doon, supported by government nila. So nakakaingit talaga kasi by team sila. So ako lang talaga mag-isa doon. Tsaka yung pinapadala nila doon po, sir, is... tawag dyan, parang champion sa kanila tapos pinadala talaga dun sa baryo. Yun po talagang preparation ng kanilang mga lugar. Yes okay. Po. So, tatlong golds ang napalalunan ninyo dito sa competition. Ano yung goris nga pala na sinalian ninyo? At balita ko, lahat ng mga sinaliyan mong categories ay nag-gold ka, kaya nga nag-overall champion. And siguro yung observations niya sa performance niya, kaarap yung mga iba't ibang mga historical archers mula sa mga different countries na nakalaban ninyo, o yung assessment niya dito sa mga nangyari nga? Doon po sa baryo, may four categories po tayo. First day is historical archery, historical
classic HD or H 3D. Sa pangalawa, sa second day is long distance category. Tapos yung pangatlo is pahlawan game. Tapos yung pangapat is team category po. So yung first day is historical, tayo po ang nanalo, kaya tayo po ang number one. So tayo po nakakuha ng champions. Second day po is long distance, tayo rin po ang nanalo. Sa third day, doon po ako nagkagulo-gulo yung tirada ko kasi ewan ko, di rin ako nakapag-focus ng araw na yun. Nung pang fourth day, sa team category, so by team po kami, isang team, apat po kami, Philippine, England, tsaka dalawa taga India po. So kami rin po yung nanalo. Tapos nung pagka-total lahat ng score namin, is ako pa rin po yung tawag dyan, overall nag-champion sa overall overall. Champion. Yes po, sir. Okay. And natutuwa naman tayo dahil among all the countries na sinalihan, among all yes. Nabanggit mo nga doon sa press release nila na it's from God or di kaya from Allah itong pagkapanalo nga dito sa mismong parang nagandaan niyo sa pag-welcome nga sa baryo, lalo na yung mainit na pagtanggap niya ng iba't ibang mga historical churches dyan sa baryo. So ano masasama niyo, Captain, itong please, it's a group. And of course, yung mainit na pagtanggap at pagsaludo nga different parts of the world. Hello sir, pasensya na po sir. Nagka-cut-cut ulit po yung boses na sir. Okay, hindi ko so po ulitin natin ha. Ano ba yung naging reaction ninyo dahil mainit niya yung pagtanggap at pagsaludo ka mula sa mga kapwa historical archers at may tuturing niyo ito na sa Philippine Historical Archery. Ito mong overall championship title mo. Para sa akin po sir, itong traditional archery, ang gusto ko lang po is sana maging dadami pa yung sasali sa traditional archery. Saka yung tournament sana dadami pa rin mula Luzon, Visayas at Mindanao para mas lalong ma-develop pa yung lahat ng traditional archery, cha-challenge sa lahat ng archers natin. Saka sana suportahan din ng ating gobyerno itong bagong sports na itong traditional archery po dito sa Pilipinas. Saka sana magkaisa ang lahat dahil sa isang sport na to na traditional archery. Yun lang po talagang pangarap ko sir na portahan ng bawat lahat ng gobyerno saan man mapunta yung traditional archery. Tingnan ko sa baryo eh nasiyahan ka doon sa ano pag-welcome, pag-stay ninyo sa baryo, lalo na alam natin yung baryo isa sa mga pwedeng lugar para pagkarusan na ng mga competitions niya katulad ng traditional. Yes. Yes po. Sa baryo po is napakasaya. Di naman po na masaya na parang laging may party. Ang gusto ko po talaga doon is yung mga tao nila napakabait po. Kahit di pa kayo magkakilala, parang nire-respect ka nila, ginaganyan ka nila palagi, nagbabaw sila lagi, lalo na sa mga turista nila, mga bisita nila lahat. Tsaka, ang sarap, manirahan doon. Kaso nga lang, di pwede. Maganda talaga yung environment nila doon.
mga tao nilang babae, tapos parang di pa ako nakamit ng nakakita ng ganong klaseng lugar dito sa Pinas. Napagaganda talaga kasi nakikita mo yung kahit iba't hindi ka pa matagal doon, makikita mo talaga yung kagandahan ng lugar nila. Oh, ang Oo nga. babait po talaga. Oo nga, at natutuwa naman tayo na meron tayong mga Pinoy na merong malalim na cultural appreciation niya pagdating sa pagkakaibigan, pagkikisama sa mga kapwa rin, mga historical archers, traditional archers mula sa mga iba't ibang panig ng mundo. And dito sa Pilipinas niya, lalo na sa inyo sa Tawi-Tawi, eh may mga efforts ba kayo na at least maraming mga kabataan, lalo na sa may Sambuanga, sa Sulu, sa Tawi-Tawi, na kapag sik nga yung mga lugar na yon, eh magulo dati, natin, sir, medyo may problema tayo. Putol, putol, Napuputol. putol po. Yes. Ano ba yung mga efforts na yon dyan sa inyong lugar, Sambuanga, Sulu, Tawi-Tawi, na with regards ka sa mga training sa mga bata, clinics or grassroots ninyo? At mukhang na-inspire kayo dito sa pagkapanalo nga dyan sa inyong sa barrio, Malaysia, yung mga bata natin. Yes po, yes po. Actually, sir, sa ngayon, dati nagpa-practice po ako sa mga, nagkikilinik po ako sa mga bata, hindi lang bata, bata at matanda po, babae at lalaki, tinuturuan ko po sila dati. Pero simula nung past few months po, before kami pumunta ng Payawan sa Negros, na-stop po yung lahat ng programa namin pag-clinic, pagtuturo sa mga bata. So, gusto ko rin po magbukas ng class, ng tutorial archery po. Kaso, medyo busy pa po kasi yun nga po, kabubukas pa lang po ng paaralan dito sa amin. Saka siguro focus muna sa bawat ano kanya-kanyang programa. Yes po. Ganun po. Dito sa mga classes o hindi kaya clinics with regards na sa historical archery. Basta may tapos rin ng local government kaya ng mga sponsors na ito. Yun din po talaga ang gusto ko, sir. Sana masuportahan nila saka sakali man makapag open kami ng clinic tutorial sa archery, sana masuportahan po ng gobyerno dito sa amin, lalo na doon sa Tawi-Tawi, Sulu, at dito po sa Sambuanga. Actually, dito sa Sambuanga may mga nakilala na po kami dyan na ano, archery. Pero modern po yung gamit nila, hindi po sila traditional. Tsaka supported po sila ng ano, ng mayor namin dito sa Zamboanga, si Mayor Dalipe po. Lastly, audio, pero ulitin ko ulit na naman yung attention. Sa microphone. Buhay mo outside archery. Sige. May mga competitions ba na balak sa Lian, sa Matt, at of course, focus ka na ngayon kahit may free time sa training, even though meron ka mga ginagawa ka sa inyong buhay outside of historical archery, sir? Espo,
Actually, sir, nung nanalo tayo sa baryo, yung China po is nag-invite agad sa akin para sumali sa kanilang competition this coming December po sa Wuhan ba yun? Province. Magpapadala na lang daw po sila sa akin ng invitation letter. Sabi ko naman po is sige, try ko. Mag-iipon po ako na para makapunta ng inyong ano tournament sa China. Kasi gusto po talaga nila na may mga Pinoy na makapunta doon. Kasi international din po doon sa kanila yung tournament. Pinoy na lang po yung hindi pa nakapunta. Tsaka sa next year, yung taga Europe, Hungary, nag-iimbita rin sa atin kasi bilang champion overall po, sabi nila dapat makapunta ng Hungary. Ah, yun din po ang sabi ko sa kanila. Sige po, padala na lang po kayo ng invitation letter. Pag-iipunan ko na lang po tungkol sa paggasto papunta doon. Tsaka dito sa amin, sir, sa Tawi-Tawi, hindi pa naman po ako sure kung kailan yung fixed date nila. Basta sabi nila sa akin is September. September po. Iniimbitahan ko po lahat ng taga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao na sumali po sa competition namin, which is itong this coming September is province day po ng Tawi-Tawi. So pangalawang province day na po ito na may traditional archery po na sports doon sa amin sa tapos open po sa lahat. Opo. Sana, well, para sa interview na ito, sana may makapansin niya ng mga sponsors niya pagdating niya sa tournament. And again, congratulations sa inyong pagkapanalo nga dito sa Bayo International Historical Archery Festival. So, bago tayo magtapos, may mga gusto kayong pasalamatan ng mga taong tumulong upang maging successful ang inyong kampanya ninyo. Please go ahead, sir. Una lahat, sa lahat, maraming salamat po sa iyo, sir, sa pag-imbita sa akin dito. At saka kay Sir Hendrix po, President ng Historical Archery of Philippines. Saka pa-shoutout na rin, sabi daw nila na sa club ng Historical Archery Philippines dito sa Pinas. Kina Bro Chris, kina Doc Charlene, lahat po sila. Pasensya na po kayo, hindi ko masyado matandaan yung mga pangalan ninyo, sir. Tsaka, maraming salamat sa club namin, Makhdum Ibrahim Traditional Archery, Tawi-Tawi, Sulu, Zamboanga, tsaka Basilan. Tsaka sa lahat ng mga sumuporta sa akin nung pumunta ako ng Malaysia, like Attorney Sajili, Sir Abdul Baki, Kams, mga kaibigan po na tumulong sa akin. Basta lahat ng tumulong sa akin, maraming salamat sa inyong lahat. Habib Zulkifli, Papatanad, mga ka-archers na galing Tawi-Tawi. Yes po. Yung mayor namin, governor namin, alam ko naman na gustong-gusto nyo kami tulungan pero busy lang po kayo. Busy lang po. At sana yung interview natin marating nga dito sa kanila para at least matulungan kayo at masuportan kayo dun sa mga plano ninyong pagsali nga sa mga iba't ibang competition. So sana may mga mabubuting tao nga na makatulong nga sa inyong paparating pa mga competitions. And again, it's a big win para dito sa Philippine Historical or Traditional Archery yung pagkapanalo nga diyan sa Baryo, Malaysia. And na nagpapasalamat po tayo sa inyong presensya and of course sa inyong sa ating mga viewers sa Sports Corner PH. So, Tams! Thank you. So much, thank you, at God bless po at maraming salamat po. Bye! Maraming.
Salamat.